Kailangan natin sundan yan. Because once you are a scout, Girl Scout and Boy Scout, you will always be a scout. Once you are a scout, you are already scout right now. And forever, you will be a scout. As long as you live by the law. Did you get it? We have the scout sign for the Girl Scout and the Boy Scout. What is the meaning of the scout sign? Huh? Meron kang nakaisip sa inyo, bakit ito? Bakit ganyan ang scout sign? It has its meaning. We have the duty to God, a duty to self, malapit sa atin, duty to God, itong sa gitna, and duty to others, yun nandoon sa kaliwa, doon sa dulo. And ano po ito? This is what we call worldwide brotherhood. Worldwide sisterhood. Did you get it? What is this? Duty to self, duty to God, and duty to others. And this is what we call worldwide brotherhood. Did you get it? And last but not the least, we have a lot of things that we need to know, but limited time lang ang oras natin. What is the motto of Scout? What is your motto being a Scout? Laging handa. In English, always ready. In anything, kailangan tayong maging alerto, laging handa. Huwag mong iisipin kung meron kang gagawin, think forward. Yung isip mo, yung mga ipiprepare mo, ay baka ganito, ay baka ganun, baka kailanganin ko ito, baka gagawin ko ito. Kailangan kang laging handa. And what is your scout slogan? Do a good turn daily. What is that or what does that mean? What that slogan means? You need to do good, always, every day. Do a good turn daily. Did you get it? So again, what is the motto? Laging handa. And what is the scout slogan? Do a good turn daily. Gumawa tayo ng mabuti araw-araw. So with that, I am giving the floor to Sir Roberto to give you a simbolo na nandito sa ating flag. Okay. May idea ba kayo kung anong maring dyan? Tara siya. May idea ba kayo kung ano ibig sabihin ng walo? 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ano ibig sabihin ng walong silahistang araw na yan? Ha? Oh, sino? Try na! Oh, JC! Ano na? Pampanga, ano ibig mo nang sabihin kung ano yung sinisimbolo? Walong lalawigan. Yan. Kung bakit ang flag natin may kailangan walong ganyan? Oh, bakit walong lalawigan? Bakit hindi pito? Bakit hindi lima? Ano ba ibig sabihin nun? Sabihin nyo, walong lalawigan. Oh, bakit walong? Anong sinisimbolo niyan? Wala? Dapat dyan kami. Wala? O sige. O ay, yes, mamil na. Walong lalawigan po, anong paglabat sa Pilipinas. Yan, may kinasabi ka rin para mga mamil na. Walong lalawigan na nakipaglaban sa mga dayuhan para sa ating bansang Pilipinas, sa ating kalayaan. Okay, alam na natin ano ibig sabihin niya. Katandaan nyo yan, ha? Hindi basta nakikita lang natin, may race, bahala na kayo dyan. Ngayon, alamin naman natin, ano-ano yung mga lalawigan? Yan, na nagsisimbolo yan kahit alin dyan. Importante mabanggit natin. Oh, magbanggit ng isa. Okay, meron tayong Cavite. Oh yes, Ginisa. Ha? Luzon? Ano Luzon? Oh yes. Tarlac? Yes. Oh. Maynila? Oh, yung Sangalan? Sambales? Bataan. Oh, iba naman? Bulacan. Sir! Okay, babawi. Bataan. Bulacan. Bulacan. Oh, sige. Bulacan. Yan. Oh, ano ba? Ano ba? Sambanga. Ha? Sir! 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 Ano ba yung sila pangyayon dito? Sa babae? Pampanga. Pampanga, nasabi ba James kanina? Pampanga, okay. Pwede na rin yun. Ano ba yung hindi nyo napangyayon? Okay? Nalo na lahat? Meron pang isang hindi. Isa na lang. Oh.
Nagsisimula sa letter T. Tarlac. Tarlac. Sinabi na Tarlac. Okay. Sinabi na Tarlac. Okay. Bigyan ko kayo ng acronym. Para matandaan nyo yan. Okay? Ay gagawin natin ang acronym nagsisimula sa mga sa first two letters ng bawat lalawigan or probinsya. Tandaan nyo, yung lalawigan sa probinsya, parehas lang yun. Okay? Una natin sabihin, di ba, Cavite, Laguna, Batangas, Maynila, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, at Bulacan. Okay? Gawa tayo ng acronym, Kalaba, May, ano to? Tama yun? Kalaba, Mata, tapos? Kalaba. Ano to? Kalaba. Nipabu. Yan. O kaya Nupabu. Ibig sabihin, Cavite, Laguna, Batangas, Maynila, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, at Bulacan. Para hindi kayo may makalimutan, eh, paano sa walo? May alam kayo, tandaan nyo lang, pabu. At least, may alam kayo sa walo, kung hindi nyo ma-memorize yung walo. Okay, pabu, Pampanga, Bulacan. At least, hindi kayo nasira, 2 over 8. No? Okay, sa walang probinsya. Next naman, yung triangle na yan. Yan, sa triangle dyan. Ay, to, yung triangle. At ibig sabihin naman yung puting triangle o puting triangulo. Oh. Ano may ibig sabihin niya? Ha? Ibig sabihin ng white na triangle. Oh, yung malaking niya, no? Bakit ganyan ang design? Bakit hindi? Oh. Okay, basta may ginagawa tayo isang bagay, laging may dahilan. Eh, bakit nga ba triangle? Ha? Hala. So, ibig sabihin ng white triangle na yan, sumasagisag naman sa katipunan. Okay? Ang kulay puti ay sumasagisag sa kadalisayan. Masyadong malalim. Kadalisayan. Kalinisan. Para pure. Eh. Kalinisan. Pure. Purity. Ayun ang Tagalog. Basta English. At pagkakapantay-pantay. Yan. Pagiging parehas. No? O. Ano pa? Tatlong oh, kulay star. Kulay naman. Ito. Yan. Bakit na naman red? Hindi orange? Hindi kung ano? Bakit? Yan, napapansin nyo. Kabila red. Kabila blue. O, sa red muna tayo. Bakit kaya red? O, oh, yes. Chef. Chef. Ha? Chef. Hintay mo ko na siya. Parang nakikipaglaban. Medyo malalaman. Kagitingan. Ha? Katapangan. O, oh, mali na rin. Kagitingan. Ha? Sigman. O. Oh. Gera, okay. Pwede na rin yung mga sagot, pero para eksakto tayo, ang sagisag ng red na yan, pagka makabayan. At saka, kagitingan. Okay? Kagitingan. Yun na yung magiting, alalabas ka magiting. Okay, kaya nga kung sa kanta nating ano pa na yun yung magiting, nakalimutan ko. Bayang magilo, tapos ang gano'n yun. O sige, yung ano naman, yung blue, yung asul. Kalayaan. Asul. Kalayaan. O, dito sa girls naman. Kalayaan. Ha? Kalayaan. O sige, iba pa. Kapayapaan. Ha? Kapayapaan. Chef. O, kapayapaan. Correct. Tatlo lang ang sinisimbolo ng blue na yan. Tatlo. Okay, tatlo. O, nasabi na isa, kapayapaan. Ano pa? Kalayaan. Ha? Kaibigan. Kapayapaan. Yes, part. Yung katahimikan, nandun na siya sa binanggit ni Jesus. Wow. Na kapayapaan. Kapayapaan. Oh, yes. Ha? Kabuhayan. Kala ko, tagupan. Okay, sige, wala na. Sige, ang tatlo lang nagsisiglo ng blue na yan ay kapayapaan, katotohanan, at katarungan. Yan, tatandaan niyo yan, ha? Para kahit na tumanda kayo, kahit hindi naman ma-memorize yung buo, may masabi kayo, lalo na Boy Scout, Girl Scout, na experience niyo yung ganito. No? Yan, at least may masabi tayo. Yan. Okay. O, punta tayo naman kung paano mag-fold na... Three stars. Ay, yung three stars. Ayan, balo yun na yan. Isang design sa akin. Yan. Ang tatataan nyo lang dito, ano ba yung tawag pinakamadaling salita natin kapag sa kapapanan kapag nagbubunod? Los Bibinda. Ayan. Oh, tatandaan nyo lang yung pangalan. Kaya nga may taong pangalang Los Bibinda. Kasi doon kinuha yung pangalan niya. Luzon,
Mindanao. Saya Mindanao. Kapatidos di Mindanao. Pwede na tanya? Okay. So, paano naman ang code ng ating flag? Yan. Paano yung tayo nito? Halimbawa, sinasabi natin sa ganyan dito. Hindi siya nakalagay doon sa... Oh. Okay. Sa ganyan. So, ganito yung sitwas. Kailangan na sa ibabaw ang blue. Bakit hindi red ang dapat sa ibabaw? Bakit blue? Ha? Okay, para bang something is wrong. May mali, no? Maaring may mali, maaring may sinisibuloy, may kaguluhan o may anong nangyayari sa isang lugar na yon. Okay? Halimbawa, dito sa Santa Cruz, dumaan kayo, alam niyo naman ganun dapat ang plan. Magtataka ka. Bakit red nakabaligtad? Okay, nadaan ka lang. Siyempre, alam mo, bakit na may mali, may nangyayari sa lugar na yon. Okay? So, sinyalis na yon. No? Oh. Oh, dapat mapagpansin kayo sa flag, ha? Nakakita kayo ng flag, blue tama. Lagi niyo i-check blue. Yung nakatayo naman, nakatayo. Pag nakatayo, saan banda yung blue? Dito ba? O dito. Dito. O diyan sa chef. Chef, chef. Dito mic. Yan dapat. Pag nakaharap kayo, nasaan? Sa right. Right. Ang palatandaan nyo, nakaharap kayo. Huwag na kaganan. Yan. Na, pag nakita nyo yan, nasa right, ah, okay tayo. Oh. Importante, yan, nakaharap kayo. Right. Sa harap to. Nasa right ang blue. Right. Okay? Always right. Oh. Okay na, George? Right. Pausing na tayo? Yan. Buloy, tingnan ang tamang proseso ng pag-point. And always remember, though oo, nakikita natin ito, itabi na siya. Pero for the sake na meron lang tayo na ipakita, nakikita natin, di ba, marumi siya, pero dapat hindi lang yung nagiging marumi ang bansa. Kasi kailangan natin respect. Kahit tela, ibabaw na kayo yung red. Ibabaw na yung red. Okay? Tapos, isa pa. Yan. Ganun din ang magpuharap naman. Ang blue naman ang red. Wala nang red. Blue na lagi. Okay? Tapos, ito, magkagawa na tayo ng client. Ito, basta yung lumpad tayo, diretso ko lang yung luto. Tuloy-tuloy na yan. Ito, alam, nakikita nyo yung pagkakaslide niya. Ganun din yung lalik doon. Okay? Okay.